Di ba ba't isa ka lang sabi ni Pastor sa akin, Brother Francis, order what you want. E dahil sabi niya, order what you want. Ang sabi ko sa kahero, sabi ko sa cashier, means 2-piece chicken joint with extra rice, please upgrade to pineapple juice and 1 large fries. Sabi ni Pastor. E sabi niya, order what you want eh. Hindi pa ako nagkakasakit sa puso kasi po ako ay isang heart attack survivor. February 5. Naoperahan ako quadruple heart bypass February 14. Ganda, parang mga puso. Bayan that day, nasa operating room ako. February 14, sir, lang ako. Mga sabi ng doktora, sir, patutuloy ka na namin. Nagising ako panghali. Parang bilis. Ako, sakit. Yung pagkagising ko, masakit. Hindi ho, biro ha. Gusto yung nakikita yun. Huwag na. Hirap na. Mahaba yan. At ang February 14, si Mrs. dumalaw, alas 7 ng gabi. Kasi ICU, recovery ko. Eh si Mrs., pagpasok ng ICU, ang takas ng boss. Daddy! Happy Valentine! Happy Valentine! Daddy! Si mami to! Daddy! Parang akala yung makakasagot ko, nakaka-intubate ako. Na makapagsayo pag naka-incubate ka. Kasi pala, kahit piliti mo wala ka sa yad eh. May nakapigil, hindi kaya. Tapos, pito ang boss ko sa katawan. Tatlo dito, tapos katiter. Dalawang araw ang makagalaw. Dalawang araw ang bisita ng bisita si Mrs. Daddy! Gusto mo sabihin sa nurse, huwag mo nang papasokin yan. Gusto kong matulog mo na mahaba-haba eh. Ayan. So, physical healing, thank you Lord, palawang buhay. At kahapon, 7th month anniversary ko na after my heart operation. Ito po, medyo bumigat na yung timbang ko pag naras ko po ng ICU ng hospital, butok balat po ako, bumo. Hindi ko makikita na yung time na yun. Nasa lapat na punta ko sa hospital. So, sabi ni Pastor, order what you want. Hindi ginawa ko yung order ko. Upo. Ganito ko yung dasal niya. Brother Francis, let's pray. E dahil siya ang nag-volunteer naman din, sabi niya, let's hold hands. E, medyo na ilang ako. Ganun ang lalaki mag-holding hands. E, sige, holding hands. Ganito ko yung dasal niya. Hindi po ako naging exaggerate ha. Ganito ko yung dasal niya. Lord, we thank you for the cool of God. Upo, ang lakas ng boses. Alam niyo mga tao nag-reunal sa amin, pati yung security guard. At ang harap ng dasal. Parang prayer meeting ang ginawa. And this part we pray in the name of your son, Jesus. Amen. Sinabi ko, amen na, amen. Kumain ako. Tapos pag uwi ko sa bahay, nag-isip-isip ako. Lord, bakit ang lakas ng boses? Pumasok mo lang sa isip ko na, he was trying to become a good example for the people around us. Oh, ano, kaya huwag tayo mahihilang mag-pain sa mga fast food restaurant. Amen? Huwag nilang maglalakas ang boses ninyo, ha? Baka lumag-execute sa inyo. So, begin to participate in Christian activities. Salamat sa Diyos. Balik na tayo sa face to face. Pero yung pandemic, huwag ko ng mga online activities. Minsan ang hirap. Bakit? Ang kausap mo, minsan doon sa Google Meet, lahat bilog. Inuok yung camera, mga sudyante. Ikaw naman, bigay na din. Paligong ko po, ihawak mo po, mga nanonood sa pili. Hindi naman lang ako nagre-react. Lahat nakalag. Pag-ibukas ko ng camera, magbukas, isa, dalawa, class president, mamamatay ulit. Ako po, bahala na si Lord dyan. Buti na lang nag-chat-chat, God, thank you po, nakaka-inspire po ang inyong to. Nakaka-inspire po, hindi, brother, naiyak po ako sa isip-isip ko. Ako rin naiyak sa inyo. Hindi ka nabubukas ng camera. Deeper sacramental life, sign of spiritual healing. Mas nauuhunok tayo saan? Sa misa at sa kumpisal. Face-to-face, naku, palagang umaw na uro ko sa Blessed Sacrament. Salamat sa Diyos, balik Blessed Sacrament na ulit. Kasi po noong araw, ang ating talagang ritual pag Wednesday at Friday, 2 hours ako sa Blessed Sacrament at 2 misa. 6 to 7, tsaka 7 to 8.